Welcome to Upstream and this is Adobe Illustrator Tutorial. Gagawin po natin ngayon, papakita ko po sa inyo how to create a floral design using Adobe Illustrator. Okay, madali lang po ito. No? Gagamitin po natin yung blend option at saka yung effects po natin, yung kanyang distort at saka transform. Gamitin po natin dyan yung packer and bloat and roughen, at saka yung tweak. Okay, so sisimulan po natin. So gagamitin po natin yung star tool. Okay, yung star tool. So double click po natin. Ayan, gawin po natin siguro mga 25. Okay, 25 points. Okay, click okay. Ayan, kita nyo ba, 25 points. Then, 25 points, ito po yun. 1, 2, 3, 25 po yan, paikot. Okay, then punta po tayo dito sa effects. Okay, gagawin po muna natin, i-duplicate po muna natin, ano. Okay, so duplicate po natin yung color ko ay naglagay na po ako dito ng color template, ano. So yan ay gawin kong red. Okay, yung outer ko gawin kong red. Then duplicate ko po siya, ano. So select lang po natin yan, edit, copy, edit, paste in front. Okay, so dito sa front. Then yung ating color, ang gagawin ko ito, ayan. Okay, liliitan po natin siya. I-press po natin yung shift alt bago po natin siya liitan, ano. Bago click, hold the mouse, then i-drag po natin, ano. Ayan, click. Ayan, sa gitna po yan siya. Okay? So, meron tayong dalawa, ano. So, ang gagawin po natin sa labas, yung dito sa labas, gagawin po natin round corner, ano. Yung mga points na yan, ano. Punta tayo dito sa effects. Then, distort. Dito pala sa stylize, ano. Ayan, round corners. Okay, click natin preview para makita natin, ano. Okay, i-round pa natin ng konti. Ayan. Ayan, then click natin okay. Okay, so meron tayo round ng konti, ano. Okay, next step, click, drag para ma-select natin yung dalawang object. Punta tayo dito sa object, then i-create tayo ng blend. Okay, blend option, gawin po natin na siguro 100, ano. Specify steps 100, click natin okay. Then punta ulit sa object, balikan natin si blend, make blend. Ayan, so nag-blend na siya, ano. Okay, so ito na yung itsura niya, no? Ang susunod na step, click natin siya, lagyan natin ng effects. Okay, distort and transform. Okay, packet and bloat. Okay, click natin preview para makita natin. Then, negative tayo, ano? Negative. Kasi bloat pa, paano yun, ano? Pa-bloat siya, ano? So, negative tayo dito. Yan. Okay, huwag masyadong, ano? Huwag masyadong negative, ano? So, mga, lagyan natin 20 na lang, ano? Para safe, yan, 20. Negative 20. Okay, click natin. Okay. So, ayan, meron tayong ganyan, ano. So, next step na gagawin po natin, effects uli. Punta tayo effects, distort and transform, roughen. Okay, click natin preview. Ayan. Click natin yung smooth. Okay, smooth tayo. Then, yung ating detail, 0. Ayan. Ayan na siya, ano. Ang ganda, ano. So, taasan natin yung size ng konti. Okay, size 10%. Okay, taasan pa natin. Ayan. Siguro yan, pwede na yan. So, depende, ano, titimplahin lang natin. Depende lang sa atin. Okay, click natin okay. Ayan. So, meron tayong yung floral. Kung i-close up pa natin, makikita pa natin yan. Ayan, o. Yung kanya. Yan. Okay, next step. Gagawin po natin. Click natin siya lahat. Effects, transform, distort, then tweak. I-tweak natin ng konti, ano. Click na yung preview. Ayan. So, tweak ng konti. Ayan, yung effect niya, ano. So, pwede natin dagdagan horizontal, vertical, depende sa atin, ano. Okay. So, sa akin, okay na yan siya. Click okay. Ayan. Okay, kung titignan nyo po, ang ganda ng effect niya, ano. Yan, floral effect, ano. Gumagagupag ginawa po natin sa Adobe Illustrator. Okay? So, actually, pag natapos na natin yung, pwede natin palitan yung color kung di tayo satisfy sa color. For example, using the direct selection tool, click lang natin yung sa loob. Okay, nagbe-blend naman yung color niya, ano. So, pwede tayo magpalit. So, for example, ayan. Okay, I like orange. Ay, yun na yung orange, ano. Red. Kasi masyadong kita, ano. Yan, light dapat, ano. Or yellow. Pwede kaya yellow. Ayan. Mas maganda, ano. Okay. So, ang gagawin po natin, next step. Actually, pwede po natin lagyan to ng stroke, ano, para mas lalong ma-highlight yung pag-blend niya, ano. So,
direct selection tool uli, ano? Using the direct selection tool, i-click mo natin yung sa gitna. Okay, or yung sa labas, ano? Yung sa labas, maganda, ano? Yan. Tapos, lagay tayo ng stroke. So, yung stroke na ilalagay po natin, dapat mas malapit din siya dun sa color, ano? For example, medyo red siya. So, dito, hanap tayo medyo red. Ayan. So, itayin natin. Ayun, ayan. Tapos, lilitan lang natin, ano? Okay, click na natin yung size niya, yung weight niya, ano? Yung stroke. Ayan. Okay, mas lalong kita, ano? Nakahighlight yung kanyang detail, ano? Okay, so, nag-zoom out po natin. Ayan siya, ano? Okay, so ganun lang yung proseso, no, pag gumawa tayo dito ng floral effect dito sa Adobe Illustrator. Okay, sana po nakatulong sa inyo yung tutorial na ito. And please don't forget to subscribe, like, and share. And mag-leave na rin kayo ng comment dun sa ating mga videos sa ating channel, Upstream. Marami pong salamat.